All right. What's up, everyone? This is Team B Podcast, and I'm your host, Jonas Banting. Welcome back. Another episode, and meron tayong special guest from the Zamboanga Valientes sa PBA 3x3, Mr. Gino Jumao-as. Mr. Bro. So, bro. Okay lang, bro. So, bro. So bro, since ngayon yung ano, parang death anniversary ni Kobe, alam ko na ano, isa ka sa mga biggest fan ni ano ni Kobe Bryant. Hindi naman halata. So, ano yung impact sa yun ni ano bro ni Kobe in terms of basketball, pre? Yun siya bro, sa kanya ako nag-start but ako nag-basketball. Since bata ako, nung napanood ko siya, sobrang jolly niya. Kaya parang gusto ko maging siya. Gusto ko patulad maglaro. So, sobrang laki ng impact niya sa akin. As in, full basketball career ko. Naalala ko bro, nag-number 8 ka sa Baste, di ba? Yung high school ka, di ba? Kumbaga, yun yung ano mo eh. Yun yung naalala ko eh, sa San Juan Arena. 2009. Naalala ko yun. Sabi ko, sino tong number 8 na to na ano na high school? Walang cooking pre. Sabi ko, grabe gumalaw. Ang laki. Parang 6'1", 6'2 ka ata, di ba? Parang sabi ko, yung panahon na yun, yung mga ganung height, parang big man na, di ba? Oo. Ikaw lang yung isa sa mga parang ganung height na may galaw. Parang sobrang, ano, sobrang smooth na may fade away, may sidestep. Halos kompleto ka that time eh. Ano yung experience mo ng high school bro? Kwento mo naman yung ano, yung paano ka nagsimula at paano mo na-discover yung basketball sa inyo. Medyo kumbaga yun lang to eh, kumbaga yung story ko parang sobrang weird talaga ng story ko bro kasi nung nasa high school ako sa Zamboanga, so 14 na ako noon. Doon ako nag-improve sa Southern City Colleges sa campi ko si na R. Garcia doon. So, noong nag-15 na ako, nagpa-tryout yung UP Maroons sa Zamboanga. Pero college. College sila. Tapos siguro, nag-try ako, kumbaga sabi ko sa kuya ko. Nag-tryout rin kuya ko eh. Sabi ko, kuya, kung high school ako, patry lang at experience lang. So, parang magic bro eh. Ang dami namin, 200. Mga college, so, dalawa lang kami high school ng tropa ko. Every day may nagka-cut. Tapos hanggang 7 na lang kami napasok pa ako. So, grabe bro. So UP yung unang UP yung unang parang ano, kumuha sa si Coach Putit de Vera. Ah, okay. Ngayon si Coach Putit, nag-coach siya sa TIP alam ko eh. TIP na. Oh, tapos ano nangyari bro after nung kinuha ka ng UP? After niya, kinuha niya ako, tapos binigyan ako ng plane ticket nga. Tapos, pumunta ako sa UP, bawal ako sa UAAP. So, dinala niya ako sa FEU muna. Bawal talaga ako sa UAAP. So, pinag-tryout ako nila sa San Sebastian. Pwede yung, bawal ata repeat sa UAAP noon, high school. Okay. Sa NCAA, pwede. So, yun, nag-tryout rin ako sa Baste. Yun, nakita ko, ang laki nila doon, bro. Vosotros, Bringas, Buenape, Andrada, ang laki nila. Mga ito ata yung 6'5 nila doon eh. Si Gusi. Si Narap na Gusi. Ortustre. Lakas ang line up. Tapos parang hindi naman ako na yun sa kanila, intimidate. Parang mas gusto ko, campi ko sila, ganun. Kasi parang challenge talaga to ah. Sana makuha ko doon. So, binigay ni God yung nakakuha naman ako. Nalala ko yung bro, gano eh. Nakalaban namin yung ano, yung Paste High School, sina Ryan. Mga 2007 o 2008 yun. Pero, team B kami. Kasama ko sina Roy there, sina yung mga ibang teammates ko nun. Tinambakan kami ng ano, sina Pingol. Tinambakan kami ng 30 sa buwan. Pero ano naman sila, pre, mas matanda sila sa amin kasi karamihan sa nila 17, 18, ganun, di ba? Eh kami, 16 lang kami noon, ganun. Saka, kailan siya, ano no?
Eyak, Manila. Oo, oh, Eyak, Manila. Tinambakan kami, pre. Tune-up game yun. Doon ko unang nakalaban si, ano, si Ryan Benafe. Sobrang grabe. Galing. Saka si Gusi. Si Gusi yung medyo sobrang nagalingan ako sa kanya nun. Yung lumilipad, nag-hang time. Sila yung nagpauso nung ano, yung hang time na titira mo na lang. Ititira mo pababa na. Yung ganun, binubomba. Grabe yung mga batang to. Saka si Andrada, doon ko rin unang nakita si Andrada. Dumayo sila sa... Di na pang high school eh, no? Mga mama, sabi ko, totoo bang mga ano to, mga 18 mga to? Grabe, lalo si Bringas, ang lapad. Aso bro, aso ano pala bro? Kasabay mo pala si RR eh, no? Oo, oh, senior siya doon. So ako, rookie ako sa Sambuanga, nakasama ko. Si RR naman bro, ano, nakalaban naman namin siya sa Arapapa sa court niya. Tune up din. Kasama pa niya si Pipo Nondo. Naalala ko si RR kasi nakalaban ko siya once. Nabantayan ko rin siya. So, umaga yun eh, mga 7 or 8, ganun. Yun yung naalala ko kay RR. Sabi ko, parang, nung sumigat na siya sa UAP, sabi ko, parang nakalaro ko na tong ano. O, siya nga yung nakalaban namin. Nung naalala ko pa yung ano niya, yung laro niya. Ganun na ganun. Pero hindi pa ganun ka, ano, ka-skilled that time. Parang nahihiya pa siya. Yun. So anyways bro, so ano, punta tayo sa yun yung busty days mo. Ano yung parang medyo yung tipong hindi mo makakalimutan ng mga ano, mga laro niyo doon. Siguro hindi ko makalimutan doon. Ano ba yun? Yung siguro yung kami lang nakatalo sa San Beda noon, no, I'd say, kasi sweep nila yung first round tapos second round, i-sweep na rin nila eh. Kami yung last game. Televised pa rin. Televised yun sa TV yun. So, syempre, pag na-sweep nila yun, talo kami, tries to beat sila sa finals. Parang hirap nun, diba? Ito sina, ano, sina Valentino, sina Javier. Wala pa si Valentino, sina Javier yun, sina Javier. Javier, naalala ko yun eh. Kasi malakas yung forward doon, si IC. Oo, oh, yun, grabe yun, idol natin yun. Yung sobrang linis maglaro nun ng IC sa palo. Sabi dumipensa yan. Yun nga, sobrang, ang lakas kasi ng lineup nila doon. So, siguro yun ang inamin. Kasi nung yun, natalo namin sila, okay na rin. Kasi at least natalo namin sila, hindi sila nag-try to beat. Kahit naglaban kami sa finals, di rin kami nanalo sa kanon. Ang lalaki kasi, ang galing eh. Yun ba yung ano bro? Yun ba yung mythical 5 ka? Oo, yun yun. Naalala ko yun eh. Kasi syempre, ano, kasakasama mo rin si IC dati. Kumbaga, ako yung kasakasama ni Ivan dati, tapos si IC naman, ikaw naman. Kaya nakakwento nga ni IC sa akin. Eh, sino si Gino? Sabi ko. Yun pala sabi ko. Okay. Kala ko ibang tao. O pala yung kinukwento niya na yun nga. Hindi pa iba. Tapos yung bros, nung ano, syempre, first time mo sa ano nun, sa televised, ano yung pakiramdam pre na, ano, na nasa TV ka na? Actually, hindi ko first time yan. Nung team B pa lang ako, parang sinama na ako ng coach namin sa Team A. Tapos parang naglaban yung Ateneo tsaka Bastet sa Aranet. Televised. Parang pinasok, nakalaro na rin ako. Okay. May experience na rin ako. Pero yun lang. Nakaka-hype lang talaga pag televised. Ang daming tao, no? Kami na ABS-CBN yung ayaw. Siyempre. Tama. Saka naka, ano pre, naka ilang years ka sa Bastet? Apat? Tatlo? Tatlo lang. Tapos nung after mo sa Baste pre, sino mga college schools na kumukuha sa iyo maliban sa Baste? Madami rin bro, halos yun lang, halos lahat kinukuha ko. Pinaka-offeran ako ng ganoon kasi medyo mabango yung pangalan ko doon. Mythical eh. Yun na ako noon eh, parang nakontrata na kasi ako sa FU noon, parang high school pa lang ako, binibigyan na ako ng allowance ng FU, mga Nikes ganoon.
Magkano? Saka parang, oh, parang pinahiram lang ako ngayon. Magkano? Kakat ko. Wala naman. 5 digits. Oh, grabe. Ganun na nga yun. Parang pinahiram lang ako ng FPO sa base. Doon rin ako nagka-conflict nung nag-college na ako. Parang ganun. Bakit, pre? Kasi parang dapat fresh graduate na ako maglalaro sa UAAP sa FPU. Parang na-hold ng basket yung papers ko eh. Parang gusto ng basket doon ako maglalaro sa kanila. Tapos, yun na nga, syempre, eh, na parang na yun ako sa gitna eh. Parang FPU na dapat ako tapos. Yun na nga, gusto ko ng UAAP kasi parang na doon nga sina R na teammate ko. Mga taga-Sambuanga, sina Colomia, gano'n. Jens Hotel. Kaya naging Team B ako kasi parang di ata umabot yung papers ko, parang gano'n. Tapos, ano nangyari nung ano na, nung nasa FEU ka na? Naglaro naman ako sa FEU kasi ano ba problema ko? Dami mong problema, bro. Matagal na yun, bro. Sabihin mo na ngayon, matagal na yun. Attitude problem ata ako, bro. joke lang. Ayun ako doon. Di ko feel, bro. Parang, ang dami kasi nilang scholar doon, bro. May Terence Romeo pa kami noon. Kampi ko, si R. Garcia, tapos si Pugo, yun doon. Colomia. Ah, abutan mo pa. Yun ko yun. CBC. CBC. Lakas ng lineup namin noon. Naglaro ako, Phil Earl, Flying B, naglaro ako. Tapos, doon ako parang nag-walk out kasi parang, galing ang high school tapos syempre sanay ako lagi sa kanyang bola, di ba? Kobe. Medyo Kobe nga eh. Pwede pang role player. Parang yung isip ko, immature pa yung bro, high school. Ma-pride ka pa. Parang may pride siguro ako noon. Tapos yun na nga, sabi ko, punta ako sa UE, pero medyo mahina kasi UE noon eh. Punta ako sa UE, di ba ako mahina? Matang makakawa ko ng bola doon. Kwento mo yun, bro, yung nag-walkout ka? Ano nangyari nung nag-walkout ka? Hindi kami nagkasundo ng coach ko doon. Yung coach doon, hindi ko nakasundo. Yan ba si Coach Glenn? Hindi na si Coach Glenn, no? Hindi, si yun. Sa si coach doon. Sino? Si coach. Sino ba coach doon? Tropa ko na ngayon yun, eh. Sino? Sabihin ko dito si coach. Oh, kakat ka na lang. Sa amin yun. Tapos, tropa ko naman siya, pero the way maging siya eh. Parang di ko feel lang talaga. May ganun talaga pag di mo feel yung coach. Kahit... Ganun talaga ang nangyari. Oh, tapos, medyo yun na. Di ba yung UE, medyo down yung UE. Mga dalawa lang pinapanalo sa UAAP noon. Tropa ko si Sumang. Nakausap ko siya, bro. Tropa naman tayo. Pwede ba ako dyan? Punta ka dito. Tapos yun na, kinuha nga ako ni Coach Jerry doon. Coach Jerry pe. Padinyera. Yan, nakuha naman sa'yo. Naglakad ka lang, no? FEU papuntang UE, naglakad ka lang. Lapit lang eh. Doon sa may, ano, sa may fishbowlan. Yung basta eh, tapat lang ng UE. Kakatibi nga yun eh. Parang nag-ano ko lang doon, bro. Ah. Parang namasyal ka lang, ah. Kaya nga eh. At least di ako lumayo, di ba? Pero pre, bro, sa mga ibang school, sino yung mga, maliban sa FEU nga, sino yung mga ibang college na nag-recruit sa'yo? Yung bro, pumunta ko ng Lasal, pinapunta ko ng Lasal, Ateneo. As in, ensayo na tawag sa Ateneo, invite pala tawag. So yun na, doon ko nga nakita, first time ko nakita si Javit Aguilar dun eh. Nakinensayo. Nakinensayo sa Ateneo. Sakto, pinapayag-5 kami tapos, sumali si Japet. Bilang numaktak, bro, sa araw pa doon. Napakalang. Tapos tumalo sa akin. Yung time na parang sumusubok siya sa NBA. Oo. Pabalik na siya sa Pilipinas. Gilas, karun. Tapos nung Lasal, nag-walk-in lang ako sa Lasal, tapos kinakausap lang ako, ganito. Gusto talaga nila ako. Kaso, yun na nga. Playing time. Basta, yung talaga eh. Kumbaga, babagsakan ko talaga. Pero kung talagang kunyari sinabi nilang may assurance na starter ka sa Lasal o Ateneo. Lasal ka o Ateneo? Ateneo. Siyempre. Gusto ko rin mag-aaral, bro.
Oh naman, pag-graduate mo, 'di ba? Latinista, baka Inglesero ka lalo nun, bro. Kumbaga yung mindset ko kasi bro, dito lang, hindi na, kinakausap na ako ni Ryan nun eh, kasi kata rin ni Ryan nun, hawak natin na yun. Yun lang talaga, dun ako sa FU. Ano yung process mo na papunta sa ano sa UE? Ano yung mga nangyari? Di ba nag-teambi ka syempre sa UE? Ng isang taon. Oh. Kamusta yung ano bre? Kamusta yung experience mo na nag-teambi ka sa ano sa UE? Yun yan bro, maganda yung tanong mo kasi mahirap din bro. Kinuha ko ni Coach Jerry, di ba? Tapos nagpalit ng coach. Syempre, di ba? Di tayo, Coach Jerry, kilala ako. Yung bagong coach si Boy Sama. Coach Boy. Boy Sia. Pagkadating niya, syempre kami, pinalaro niya lahat, bro. Pinalaro niya lahat. Tapos, team B pa lang kami. Yung team A, sure na. Sina Roy, sure na. Na Habo, sure na. Tapos, may mga bagong pilam. May mga bata siya. May mga dumataktak na pilam, bro. Siyempre, pero hindi pa naman yun talaga yung laro eh. Kumbaga, hindi pa sinabak yung ibang pilam na yun. Tapos, ilang months, 1 month na lang ata, dadalhin sila sa Taiwan. Magdadala ng Taiwan sa Taiwan ng player. Hindi kami kinuha, bro. Sino-sino kayo? Sino-sino kayo? Ako, si Olivares. Yung import namin, mga bago pa lang kasi. Sina Arafat, dinala ng Taiwan. Si Mami. Di pa ata nakapasok si Mami dun eh. Ay, hindi rin dinala yun, bro. Di rin sinama. Kasi parang bago pa lang. So, nag-Taiwan sila. Ganun. Kami, Team B. Sure na yun. Kumbaga, sa isip nila, baka yun na yung lineup sa next UAAP, di ba? Kumbaga ako, kakalipat ko lang, gusto ko na nga maglaro eh, di ba? Pwede naman maglaro na yun. Sabi ko ganun. Pambihira naman, minamalas na talaga ako. Sabi ko, gusto ko lang maglaro ah. Sakto may liga kami, Father Martins. Ganun. Team B, yun, kinakusap yung mga boys. Sabi ko, kaya naman natin mag-team eh. Yung mga fill-up na yun, yung ibang mga ni-recruit naman, hindi pa naman, walang experience yun. Sige, pakita lang natin dito sa Father Martins. Bigla kami nag-champion, bro. Kaya natuwa yung, nagulat si Coach Boyce, nag-champion yung team nila. Team namin, ganon. Yun na nga yun. Tapos yun na, kinausap na ito mga naglaro. Kasi pinalaban na naman ulit, bro. Yun na, wala na. Pinagat na namin mga kalaban, bro. Engka na lahat. Oo, napalitan namin yung iba doon. Tapos after 1 year lang, nag-team A ka na agad? Hindi, nag-team B ako, tapos team A na. Saan taon lang, no? Oo. Tapos yun na bro, nung nag-team A ka na, nung UAP ka na, ano ka ba nun? Starter ka ba agad nun? Or off the bench? Minsan starter ako. Pero off the bench talaga ako doon bro, kasi rookie ako siguro mga apat yung kapalitan ko, mga veterano, si Olivares, si Casajeros. Lordy, si Noble, si Sumido. Dami nila bro. Ako naman, syempre, off the bench, okay lang. Kasi mga last year, yung iba last year na lang. Yun lang talaga bro, sa pinapakita ko lang, yun ang quality minutes lang. Basta mahalaga, may playing time naman eh, no? Yun talaga. Yun yung ano, di ba? Yun yung kasikatan ni Roy Sumang, yung game-winning shot siya na ano, sa Araneta. Sa NU. NU kalaban. Before yung season na yun, yung bayit, yun na nga yun, parang medyo package performance ng UE nun. Tapos, sakto, nagkayong kami, Charles Mami. Tapos, umang medyo naging superstar na talaga. Ano nangyari pala ano ka bro kay Mami? Ba't parang biglang nawala? Ano nangyari dun? Nawala? Parang sabay-sabay ata kami tinanggal nun eh. Tapos? May one year pa siya ako, 2 years. Si Roy, 1 year rin. Pero di ba hindi ka na lumipat sa ibang school nung after mo sa UE? Di na. Ayoko na bro. Ilan taon ka sa UE?
3 years. Naka 2 seasons ako. 3 years lang. Matagal din. Kahit na paano. Pero nag-ano ka bro, di ba? Parang during UAAP, nag-D-League ka na nun. Oo, oh, nag-D-League ako. Anong unang team mo nun? Drain up ako ng Tanduay. Oo, oh, tama-tama. Naalala ko. Tanduay nga. RIP nga eh, na medyo maaga rin. Alam mo ba na matay ang sports car? Si Coach Lawrence. Pero nabutan mo ba si Coach Lawrence? Siya yung sa UE? Oo. Hindi na. Sa yung D-League na lang. Kamusta naman yung D-League bro? Ano yung parang, kamusta experience mo dun? Experience mo dun bro, no? Yung pa yung ligang yun eh. Yung dati. Kasi yung pituhan ngayon, medyo malambot na bro. Bawal na yung mga ganun. Hand check. Dati, ganun bro. Physical. Kasi hindi pa talaga makashoot eh. Oo, kasi pagbago ka, gulat na ako dun bro. Parang ang tawag dun. Grabe yung physical dun bro. Di ako makashoot, di ako makatakbo halos. Kasi, sinicheck ako mga veterano. Sino yung parang nag-welcome sa'yo sa D-League? Yung tipong, alam mo na. Nag-welcome sa akin sa D-League? Yung tinira ka or ano, binigyan ka ng isa. Wala naman bro, wala naman. Wala naman. Medyo yun ako dun, off the bench lang din naman ako. Kayo nun, di ba, sina Lucas, Tagarda? Nakampi ko yun. Tanduay, naalo ko pa yun eh. Yun yung panahon na ano, hindi pa ganun kadami yung teams, parang ano, parang galing pa lang sa PBL yung vibes na, ngayon kasi halos ano na eh, halos school-based na eh, di ba? Mas ano pa rin sa akin dati yung panahon ng Blackwater, mga Cagayan Valley, Rising Sun, di ba? Yung mga, pero yung Happy, di ba nakalaban niyo yung Happy, yung super team na ano, ni Binuo? Oo, nakalaban namin. Sina, alam ko nga nakalaban ng buong physical na yun, bro. Yung team na yun. Yung Ola. Beda, Lasal, Albeda, Ateneo, yung ibang, FEU ata yung ibang kasama, yung ano doon, kahalo. Sina Thompson, di ba? Kasikatan nila, yun, yung mga, ano ngayon, mga nasa PBA. Binuo yung team, Ray Parks, di ba? Si Rosario. Pero sa ano bro, sa balik tayo sa UAP, sino yung parang ano mo, toughest matchup mo? Toughest matchup? Sino ba? Yun lang eh, tatlo lang yun. Si Teng, Rebena, tsaka si, si, yung Jeric Teng, matibay rin yun. Kahit ganun daw, matibay. Pero, yan, matibay yan. Si Keeper, matalino maglaro eh. Ray Parks, yun yung pinapabantay sa akin. Medyo, ayun, nagbubuhat talaga ako pag kalaban. Kalaban ah. Wala nang mahinang kalaman. Anong sinasabi mo kay Ray, bre? Anong sinasabi mo sa kanya pag ginagwardyahan mo? Tinatrash talk mo ba? What's up, bro? Tanda lang ha. Tagalog naman yun. Cooking-cooking ng konti. Si, para sa akin, sila lang eh. Keeper, matalino maglaro. Pero si Ray Parks, kakainin ka ng buwan. Sobrang skilled eh, no? Grabe. Sobrang kompleto yung galaw eh. Parang in and out, meron siya eh. Inside the paint, jumper kompleto eh, no? Sa NBA D-League nga, gumagawa rin yun. Di ba? Ngayon, pati dito sa ano sa B-League gumagawa siya sa team niya eh. Kumbaga hindi siya yung katulad ng ibang import natin na ano, medyo binabangko. So ang toughest matchup mo bro si Ray Parks, Kiefer saka si Jaron. Si Jaron. Kasi hindi mo na naabutan si Jeric malamang or naabutan mo pa. Isa rin yung bro, naabutan ko rin yung poste ng poste. Hindi kasi nakatawan, kaya mahirap talaga. Sino ba? Sino makamatcha po? Ini-enga mo yun? Enga yun, bro. Pag-aiso. Tapos, si Keeper, magaling dumipensa yun. Kahit ganun lang. May training ata ng depensa yun. Magaling dumipensa, may basic na yun talaga eh. Ang hirap. Pinanganak ng mag-basketball ata yun eh.
Magaling dumipensa si, sino ba to yung, sa NU, yung paper stopper na tatawag nila. Si ano? Si Abelona. Abelona, nasa 3XT din siya. Rin ako, eh. Medyo naengka ko rin naman. Pero ang inengka mo talaga noon, si sila eh. Ewan, wala katang chemistry mga yan. cut me, bro. After mo ng D-League, saan ka pa naglaro? D-League. Yun na yung pang... Nag-D-League pa rin ako noon. Ano ba team ko noon? Nag-ama ako, ganon. Ayun, kay ano, nung na-draft si, ano, si Jaron, first pick? Nag-campi kami doon. Tapos yun na nga yun na nagpa-try yung MPBL yun. Ah, okay. Unang nabotas ka. Oo, andun. Try out ako doon, bro. Buti, nakuha rin ako. Yun na nga, nagiging yung call. Liga ko yung MPBL kasi parang NBA, bro. Eh. Mm. Nakakasin talaga pa, promise. Eh, yung unang batch ng MPBL, eh, nalala ko yan, eh. 8 pa yung team. Nabotas. Kayo nila, ano, Naves. Yung year na yun, wala pa si na Kyle nun. Ah, wala pa. Hindi pa ba kampi ko nun. Yung sikat niya yun, yung si Sason, yun ang kampi. Si Denison, nakampi ko nun. Denison, alam ko yun. Si Calvo. Kamusta yung ano, bro? Kamusta yung tryout? Marami nang tryout. Sino-sino yung mga parang kilalang player na nag-tryout? Yung mga PLM din. Yung kasi yung mga kampi ko dun, yung mga player ng PCO, ganun. Tapos, kasi yung coach namin, coach ng PCU. Tama. Mga letran boys, yung iba doon, sina Gabawan. Mm. Oh, mahirap rin bro, kasi di ako kilala eh. Parang, kilala pa, pero, syempre may mga bata. Dumaan rin ako sa yun talaga. Kailangan mo talaga masikatan yung coach. Syempre. So, dumating ako sa point na sa pinakahuli na talaga pilihan bro. Doon pa ako. Buti nakuha ako. Ah, kumbaga parang last ka pa na napili, parang gano'n. Kasi hindi, parang hindi pa ako trip ng coach namin nun. Eh, nanonood yung boss, parang gano'n. Okay naman, parang gano'n. Buti nakuha ng boss, kinuha ko ng boss. Tapos sabi, yun na, biniro ako ng coach. Oh, buti trip ka ng boss namin. Kaya hindi nakikita. Isa naman mga bata mo eh. Parang gano'n yan. Kinukuking-kuking ka pa, ano? Pero, tropa ko naman yung coach na yun. Sikat rin dati yung bro. Oo nga. Alam ko, bata niya si Ayon-Ayon sa PCU eh. Sina Ayon-Ayon. Oh. Ayon, eh. Si Elvis Tolentino yun. Sikat yun. Yung coach Elvis Tolentino yun ngayon. Star ng Benil dati. Mga 2000 siguro. Early 2000. Nakampi ko doon. Sunday Salvation. Salvation, no. Nag-champion sila, oo. Oh. Ay, oo nga pala, kakampi niya pala si ano, Sunday sa ano, sa Novotas. Kamusta si ano, bro? Kamusta si Sunday as a teammate? Sobrang, sobrang sipag, bro. Tapos parang nag-enjoy niya lang, lagi nagpapatawa eh. Pero sipag talaga. Ako mga wala, laro-laro na lang, no? Pero yun talaga siya, katagalaw, nag-workout, gano'n. Parang mapapasama ka talaga sa ano. Mahawa ka. Boss, ano ang nakuha mo? Ganito. Ano ba yung bahan ka dito? Mahiya ka, ano? Ah, si Kuya. Mahiya ka, ano? Oo, mahiya ka talaga dito. Siya yung veterano noon, si Sunday. No? Sino pa yung veterano? May isa pa kayong veterano eh. Tagal na noon eh, 2017 na ata, 2018 yun, di ba? Sino ba yung veterano namin? Si Pacquiao, si ano, andun ba si Pacquiao noon? Wala. Wala. Sa Caloocan siya. Kasi pag halos magkaparehas kayo ng kulay. Kasi yung nabotas, kayo nila, ano, ni Calvo, yung mga letran boys nga. Yun ang naalala ko eh. Pero syempre, ikaw naalala ko dun sa nabotas. Tapos, no after mo nabotas, bro, na-trade ka, di ba? Or lumipat ka talaga? Second season, nabotas pa rin ako. Nung third season, yun ako, nagsangguangga ako. Hometown. Yun namin eh. Sa lugar ko.
Kasi first na taon din nakauwi. Kasi nagka-baby nga ako dito. Hindi ako makauwi.